Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay napag-usapan natin ang listahan ng mga naging botohan ng 30 NBA GM sa usapan ng Best Small Forward at Best NBA Coach ngayon. Well, nilabas naman ngayon mga kaibigan ang naging resulta ng botohan para sa mga teams na inaasahan na magkampiyon. Pangatlo ay ang Los Angeles Clippers na nakatanggap ng 21% of votes mula sa 30 NBA General Managers. Pangalawa naman ang defending NBA champion sa Golden State Warriors na may 25% of total votes. At number 1 naman dyan ay ang Milwaukee Bucks na may lopsided 43% of total votes. So ayun nga po mga kaibigan, inaasahan ng mga general managers sa NBA na Milwaukee Bucks sa magkakampiyon sa darating na NBA season kung saan Warriors naman ang inaasahan nila na makakaharap nito sa NBA Finals. Well, definitely ay magiging kabang-abang nga ang matchup na ito dahil sila nga ang huling dalawang champion sa NBA. At madami ngang naniniwala na kung hindi lang talaga nagtamo ng injury si Chris Middleton ay hindi mananalo ang Boston Celtics sa Milwaukee Bucks. Dahil without Middleton nga na isang player na gumawa din ng 40 points noong NBA Finals, sniper sa panambak sa 7 games ang Boston Celtics. At talagang kumayod si Giannis dahil siya ang naging kauna-unahang player na nagtala ng 200 points, 100 rebounds at 50 assists sa isang playoff series sa 75 years ng NBA. Ganun pa man, hindi nga ito naging sapat upang patumbahin ang malakas na team ng Boston Celtics. Sa kanyang final stats din ay siya ang naging kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na nag-average ng 35 points, 13 rebounds, 5 assists at 2 blocks per game on 60% shooting sa field sa isang final series. So literal nga na historic din ang pinapakitang performance ni Giannis sa playoffs, kaya naman magiging kabang-abang nga ang matchup nila laban sa Golden State Warriors kung sakali na isang historic team din na may historic player kay Stephen Curry. Wala pa nga nakakatalo kay Steph, Klay at Draymond sa isang playoff series since 2015 tuwing naglalaro sila sa lahat ng mga playoff games. Sa palagay nyo ba ay kayang talunin ng healthy Milwaukee Bucks team ang isang healthy Golden State Warriors? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama ng France sa kanyang pinakitang performance kahapon laban sa G League Ignite na 37 points at 5 blocks on 7 of 11 shooting sa 3 points. Ang mga teams nga ay talagang naglalaway na sa kanya. Inaasahan na magiging matindi ang labanan ng San Antonio Spurs, Utah Jazz at OKC Thunder para sa tanking o sadyang pagpapatalo upang makuha siya bilang ang number 1 pick sa susunod na NBA draft. Dahil wala kang katulad ang prospect na ito mga kaibigan ayon sa G League Ignite coach. Madami na ang sinasabi na the next KD noon, kahit nga si Kevon Looney ay tinawag na the next KD. Ngunit ito nga mga kaibigan ang legit talaga na masasabi natin na mala Kevin Durant. Ang pinagkaiba nga lang ay 7'4 ito at talagang legit na shot blocker. Sa kanyang height na 7'4 ay napakabilis niya nga at talagang kaya niyang maglaro ng shooting guard position dahil maganda din ang kanyang handles. Ibang-iba nga siya mga kaibigan kay Kristaps Porzingis. Kung ang height ni KP at may skill set ni KD, ang kakalabasan nga nito mga kaibigan ay si Victor Wembanyama. Kaya naman siya nga ang pinaka-interesting prospect since 2003 na magpapadraft na sa NBA si LeBron James. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!